Hi, sabi ni Madam Cristina Valencia, may tanong po ako, paano i-crop yung video? Halimbawa po, nagkamali ka ng sasabihin or masyadong mahaba. Paano alisin or paikliin, sabi naman ni Nenet Kabab? Paturo po ulit, Lods. Ang tinutukoy po nila ay ang mga ito. Number one, paano mag-insert ng picture or another clip sa video natin? Mapaunahan, gitna, or hulihan. Number two, paano tanggalin or i-delete yung part na ayaw natin sa video para hindi na tayo umulit-ulit, i-crop na lang natin yung part na nagkamali tayo. Number three, paano baguhin ang speed ng video para ito ay maging maikli. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang lahat ng yan. Paano tayo mag-edit ng video gamit ang CapCut apps. Tapusin mo ang video na to kasi marami kang matututunan kahit mahaba ang video na to, pero worth it panoorin. Tara, umpisahan na natin ang tutorial. Punta tayo sa CapCut. Punta tayo sa CapCut and then click new project. Then pili tayo ng gusto nating clip na i-edit natin. For example, ito. Then click add. Then so ito na yung ating clip. So kung gusto mo siyang i-crop, yung halimbawa sa unahan, gusto mo siyang tanggalin, i-move nyo lang ito kung hanggang saan. Halimbawa, example nyo muna, i-play nyo muna para makita nyo kung hanggang saan yung i-crop nyo. Kapag halimbawa, for example, hanggang dyan, i-stop mo siya, then click mo lang tong edit. Then, click split. So, ayan na, nahati na siya. Kung yung unahan ang gusto mong tanggalin, mabilis lang. I-tap mo lang iyan, then, i-click mo yung delete. So, ayan na siya. Yan na yung umpisa niya. Kung gusto mo naman siyang ibalik ulit, kasi ayaw mo siyang tanggalin, i-click mo tong undo. So, ayan. Bumalik na siya, pero may hati na yan. Hindi na siya tulad nung dating buo. So, ngayon, dito sa hinati na to, kung gusto mo siyang mag-add ng picture or another video, pwede yan. So, itapat mo lang tong line na to sa hati na to, then i-click mo tong plus sign, mapupunta ka sa gallery, then select natin tong another clip, for example, ito. Gusto karamihan sa mga magaganda. So, ngayon, kung mapapansin mo, andito na yung another clip. Pwedeng picture, pwedeng video. So, ayan na siya dyan, diba? Nasa gitna na. So, ngayon, pwede mo rin yan. Pag gusto mo siyang i-crop itong sa gitna, pwede man. I-click mo lang yan, yung clip na yan. Then, i-click mo itong edit. Then, click split. So, for example, dito sa right side or sa left side, right side, pwede yan. Kung hanggang saan. I-tap nyo lang ulit, click natin tong edit, then click split. Then, itap mo tong gusto mong tanggalin. Ito, itong maliit na to. Yan ang part na gusto mong tanggalin. Then, i-click mo lang tong delete. So, ngayon gusto mo ulit maglagay dito sa gitna ng another clip or picture, pwede naman ulit. Itapat mo lang to dyan sa line, sa hati. Then, click mo lang tong plus sign, mapunta ka ulit dito sa gallery. Pwede kang maglagay ulit. So, ganun lang paglagay sa gitna ng another video or picture. So, ngayon, i-back ko lang siya. Then, halimbawa, itong sa dulo, gusto nyo siyang tanggalin. Ganun din, i-tap mo lang siya. Then, kung hanggang saan ang gusto mong tanggalin, nakikita nyo yung line kung hanggang saan, i-play mo siya para matansya mo kung hanggang saan mo siya gustong putulin. I-play mo, tapos i-stop mo kung hanggang saan. Then, i-click mo itong edit. Then, click split. So, ito yung dulo na gusto mong tanggalin. I-tap mo lang yan. Then, click mo itong delete. So, ngayon gusto mong mag-add ng clip or vid or picture sa dulo, click mo lang itong plus sign. Then, mag-add tayo. Then, click add. So, for example, ito na yung pig-add natin na clip sa dulo. So, ganun lang. Kung gusto mo naman siyang paiksiin, mayroong dalawang klase ng pagpapaiksi. Pwede mong pabilisin yung speed ng inyong video, pero kapag
binago mo ang speed ng iyong video at pinabilis mo, dapat yung walang nagsasalita sa video. Kasi kapag mayroong nagsasalita sa video na binago mo yung speed, papangit yung boses. Mag-iiba siya. Pero kung gusto mong okay lang sa inyo na ganun yung boses, tuturo ko sa inyo kung paano baguhin ang speed para umikse yung video. O, itap natin yan, then i-click natin tong speed, then click natin tong normal. So, naka times 1 yan, so i-times 2 natin para bumilis. Then i-click mo lang yung check, then okay na yan, umikse na yan. So, kung gusto nyo, pwede nyo siyang i-mute muna. Diba, itong part na to, gusto mo siyang i-mute, itap mo lang yan. And then yung volume, i-zero mo lang siya para ma-mute bago mo siya paiksiin para hindi pangit yung boses kapag binilisan yung speed. So, ganun lang. Then, i-click mo yung check. So, ngayon nakamute na siya, pwede ka dyan sa part na to. Gusto mo naman siyang mag-voice over ka dyan sa part na to. I-click mo lang tong part na to. Then, hanapin mo yung audio. Ayan, yung audio, then i-click mo tong record. Kapag nag-record ka, mag-voice over ka dyan. I-play mo lang. So, ayan na, mag-voice over ka na. Hindi tayo pwedeng mag-voice over kasi nag-i-screen record tayo. So, ganun lang pag nag-voice over sa clip na ano. So, click mo lang yung check. So, ganun lang pag paikse or pagdagdag ng clip sa video at mag-insert ng picture sa video, mapagitna man or mapahuli or mapaunahan. Kapag unahan naman, gusto mong mag-add sa unahan, ilagay mo lang sa start, then i-click mo tong plus sign. And then, pili ka ng clip or picture na gusto mong ilagay sa unahan. Pwede rin. So, for example, yun. So, ayan na siya. Nandiyan na siya sa unahan. Ganun lang pag-add ng video or picture sa gitna, sa huli, or sa unahan ng inyong video. At ganun lang pagtanggal or pag-crop, pag-edit ng video na gusto nyong tanggalin sa video nyo. At ganun din pag bago ng speed ng clip ninyo. Pwede siyang baguhin nyo pa times 2, times 3, depende sa bilis na gusto nyo. Pero huwag nyong babaguhin ang speed kung mayroong nagsasalita sa video kasi ang pangit pakinggan. So, i-mute nyo yung video bago nyo baguhin yung speed. And then, magbago na lang kayo, mag-voice over kayo dun dahil pig-mute nyo yung video nyo. So, ganun lang pag-edit ng clip. Sana nakatulong ang video na to. I hope it helps. Please follow me for more tips. Thank you.